Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurugan, walang kinakatakutan, komentarista ang sasabi ng katotohanan, lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga marilita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epipanyo Labrador! Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung Ligod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre binabati din po natin ang mga bago nating mga subscribers na way lagi po namin kayo makakasama dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Tumtum. Pamago po ito mga minamahal ko mga kababayan, ipag-uusapan po muli natin itong sinabi ho ni Sara Duterte, no? Yung sinabi niya, ano ba yung sabi niya? Ito po yung pagkasabi niya eh. Kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumokontra, sabi niya, at kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Eh hindi naman po tayo tutol doon. Talaga naman, ang sino man kumokontra, ha? Sa kapayapaan ay kalaban ng gobyerno. Eh, ang hanap po natin talaga dito, kapayapaan. Pero, dito po siya maki-question ngayon. Ginagamit na naman po nitong Tolonges, sinungaling, demonyo, hayop, magnanakaw na vice president ng ating bansa, yung salitang kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan. Ugok! Ginagamit mo pa yung salitang niya para lang makapanloko ka, makapang-ano ka, impi ka. Ginagawa mong tanga, siraulo, gago yung mga tao dito sa Pilipinas. Ginagamit mo yung salitang yan, ha? Kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan. Ha? Hindi naman kumokontra yung mga tao dyan eh. Kumokontra yung tao dyan dahil naglulumabis ka na. Ah, dapat ang confidential funds na para sa iyo dapat hanggang ano lang? Ha? 100,000. Dahil mukha ka namang MPA. Dahil alam na mga tao na lahat ng kukuni mo, nanakawin mo, mapupunta lang sa sariling bulsa mo. Ginagamit ko lang yung confidential funds na yan para magpayaman ka, loko-loko. Ha? Sino sinisiraan mo ng bait, mga tao? Hindi pa nasisiraan ng mga tao sa Pilipinas para ilagay mo sa bulsa mo. Manang-mana ka sa tatay mong demonyo. Yung ilong pa lang mukhang si Lucifer na. Hindi ka na nangyaya sa sinabi mo? Ha? Gagamit ka ng isang, kumbaga sa isang talata, gumagamit ka ng isang kapitulo, versikulo, na ililigaw mo yung mga tao? Hindi kumukontra yung tao, mga kababayan natin, sa kapayapaan. Ha? Ano ibig sabihin mo? Kapag kinontra ka? Ha? Ang ibig sabihin mo ba kapag kinontra ka sa pagnanakaw mo, pagkuha mo ng confidential fund, eh magkakaroon ng gera, ganun ba? Eh di naman katakataka yun, eh. Dami mong mga kasamahang mga MPA. Eh kayo nang humahawak ngayon ng hukbong sa tataan ng ano eh, ng MPA, di ba? O tatay mo na nga ngayon na pumalit kay Joma Season eh.
Yung siguro sinasabi niya, pag kumontra yung mga katulad natin mamamayan, ha? Eh magkakaroon ng digmaan dahil pakikilusin nila yung kanilang mga kasamahang MPA. Sa itsura mo pa lang, Sara Duterte, MPA ka na. Ha? Sa itsura mo pa lang, mukha kang lalaking boxer. Ang pangit mo sa lahat ng mga naging vice president ko, pinakapangit. Kahit anong suot mo ng pambabae, mukha ka pa rin ano. Ewan ko sa'yo, mukha kang chihuahua. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman tayo kumukontra sa confidential funds eh. Ang kinokontra natin dito, yung confidential funds na sinasabi niya, ay hindi naman niya nailalapat sa mga sinasabi niya, kundi inilalapat niya doon, ha, saan? Sa sarili niyang bulsa. Yung sinasabi niya mga confidential funds na yun, kung nakikita lamang natin na ginagamit niya sa tama, wala kang alma. Ang problema kasi, napakadami niyang hiningi, napakadami niyang kinuhang confidential funds, pero walang nangyayari. Sa totoo lang, baksak yung ratings niya. Luzon, Visayas, Mindanao, ito lang yung vice president na baksak ang ratings niya. Buti pa si Lenny Lobredo noon na kahit pinipigilan, hinaharang ni Duterte yung pera na dapat sa kanya ibigay. Pero nagsikap si Lenny Lobredo na maibigay niya, magawa niya ang kanyang tungkulin bilang vice president ng bansang ito. Eto, bilyon-bilyon na. E nasaan yung dating ano ng DepEd, di ba? May natira doon na 20 billion. Oh. Pagkupo niya, nasaan na? Dalawa lang yun eh. Kung naabutan niya, ninakaw niya. Binulsa niya. Kung hindi naman, yung dating nakaupo doon, dinala na din. Oh, pinaghatian na nila Duterte. Hindi kumukontra, ha? Huwag kang gagawa ng isang istorya na kung saan, ha? Parang gusto mong sabihin, ang sino man, estilo ng tatay mo yan eh. Diba dati? Nung inaano ni Gordon, yung mga katiwalian ng tatay ni Sarah? Anong ginawa ni Duterte? Diba? Tinakot nila si Gordon na kapag ang sino man ang sumilip, ha? Sa kayamanan ng isang official ng gobyerno ay kakasuhan nila. Oh. Kaya hindi nasilip yung mga pagnanakaw ni Duterte noon dahil tinakot nila. Ito naman sa kanya iba. Gumagawa siya ng isang speech, gumagawa siya ng isang istorya na kung saan pinapamukha niya, nililigaw niya yung mga taong bayan. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo mga kababayan, huwag kayong maniwala sa mandarambong na to, sa magnanakaw na to, sa manluloko. Tandaan nyo, ang tatay nito, hindi lang mandarambong, mamamatay tao pa, manluloko pa, kriminal pa, higit sa lahat MPA. Kaya, mabuti pang maniwala tayo ha, sa isang preso na kalalaya lang kaysa sa mga ito. Ito yung mga bigating mga ano ngayon, mga magnanakaw sa ating gobyerno. Pinapaalam mo, Sara Duterte, sasabihin ko sa totoo, pinapalamod mo, pamilya mo, galing sa mga pagnanakaw mong hayop ka. Hindi mo madadala yung mga ninakaw mo sa impyerno. Tandaan mo yan, Duterte. Tandaan mo yan, Sara, ha? Kapal ng mukha mo. Huwag ka nga magsuot-suot dyan ng kung anong suot mo. Magsuot ka na lang pang lalaki. Mas mukha ka pang lalaki sa asawa mo. Mas mukha ka pang tatay sa asawa mo. Na sobrang kagaparan ng mukha mo, yung tsura mo hindi na maitsura, kamukha kamukha na yung mukha mo ng ano, sapatos mo. Pero salamat na lamang po dahil meron pong tao, ha, na kung saan nasupalpal ho talaga itong magnanakaw at demonyong si Sarah, ha? Ginagamit pa yung salita para lang linlangin yung ating mga kababayan, itong manang-mana sa tatay niya, yung ilong mo, ang ilong ni Lucifer. Sabi po ni ex-COA Commissioner Heidi Mendoza, dito ho talaga sobrang napahiya ho itong si Sara Duterte at wala po siyang mukhang maiharap sa mga kababayan natin ngayon dahil nasupalpal ho siya sa salitang ito. Sabi po ni Heidi Mendoza, excuse me po, Madam Vice President, we do not undermine funds. We are seek to enhance transparency. On the other hand, we cannot also say corruption is we can also say corruption is violence, and therefore fighting corruption is working for peace. Ibig sabihin mo, ulitin ko lang, pinaliwanag ho sa kanya ni Heidi Mendoza yung salitang, sabi ni Mendoza, excuse me po,
Hindi namin sinisira ang mga pondo. Hinahangad naming pahusayin ang transparency sa kabilang banda. Masasabi rin nating ang katiwalian ay karahasan at sa makatuwid ang pakikipaglaban sa katiwalian ay gumagawa para sa kapayapaan. Doon ho, hindi ho nalunok ni Sara Duterte yung kanyang laway. Akala niya siguro lahat ng sasabihin niya, maluloko niya. Hindi habang buhay Sara Duterte madadala mo sa pagiging wais ninyo, sa pagiging mandarambong ninyo. Ha, sino nagbigay sa'yo ng salita niya? Tatay mo na naman. Ito kasi si Sara Duterte, hindi ho ito makagalaw pag hindi tatay niya nag-uutos. Malamang ito na naman si Haring Demonyong Duterte na naman ang nag-udyok sa kanya. Ito, mas masahol pa kay Lucifer to si ano, Duterte. O ngayon, supalpal na naman itong si Sara Duterte sa kasinungalingan niya. Gagamitin mo pa yung salitang niyong ugok ka? Ha? Pinandyan ako, pinampas ko yung ulo mo. Ha? Lolo ko, sabi ko nga, trilyon-trilyon na ang ninanakaw ninyo mga Duterte. Tapos na sana yun. Hindi pa ba kayo kontento? Ha? Bakit? Kulang pa ba ng mga sandata yung mga ano ninyo, yung mga kapwa ninyo, yung PA? Hindi pa ba? Kailangan nyo pa ba ng tanke de guerra? Jet? Eh, pagka nagka ganun, eh, mas malupit pa pala mga sandata ninyo kaysa sa mga militar. Ha? Oh, di ba? Mga kababayan, tingnan nyo yung estilo ng hayop na ito, ng mga demonyong Duterte na ito. Ha? Tingnan nyo na naman kung anong lumulusot na naman siya noong nakarang araw. Nag-ano siya, kumuha siya ng tao para mag-video kunyari doon. Tapos, di ba? Tapos nagsalita, hahanapin daw kung sino yung nagsalita na yon. Nag-ano na naman sila ng ano, yung tanim bomba na naman para mag-ano na naman ng confidential fans para sa... Alam mga style na yan, lumang tugtugin na yan, Sara Duterte. Panahon pa ni Pocopio yan. Yung mga style ninyo, panahon pa ni Pocopio yan. Panahon pa ng mga ano yan, hapon. Ha? Tingnan nyo ha, kung gaano kagaling itong si Sara Duterte para makalusot lang. Yung kumukot, hindi namin kinokontra yan. Marami naman ng mga nagkaroon ng confidential fans, pero hindi kasing kapal ng mukha mo. Hindi kasing kapal ng apog mo. Hindi kasing sinungaling mo. Sasabihin mo, may MPA na ano, nagre-recruit sa mga elementary. E samantalak ikaw at saka yung tatay mo itong nagsisisigab, mabuhay ang MPA. Kung di ba naman kayo mga stambak na sinungalit, mga hayop, mga demonyo kayong pamilya kayo. Yumayaman kayo, kinakayo, galing sa nakaw, galing sa pera ng taong bayan. Kapal ng pagbubuka ninyo. Ha? Kapal ng apog mo, Sara Duterte, sa totoo lang. Ikaw lang pinakamakapal ng muka sa buong naging ano, vice president. Ikaw lang din pinakahudas. Ha? O, sabi ng iba, naninira daw. Naninira tayo, hindi lang naman tayo nagsasalita at nakakapuna sa kanyang pagnanakaw. Ang dami yung... Dahil sa sobrang garapalan na, sa sobrang kapal na ng ginagawa niya, umaalma na ho. Eh halos sakutin niya na eh. Lahat ng pera sa ating ano eh. Kaban ng ating bayan eh. Gusto niya ilagay lahat doon. Gusto nila. Alam niyo ba? Nasimula na naging presidente si Duterte, wala hong nagawa sa ibang lugar yan. Lahat to, doon nila inilagay. Lahat ng project sa Davao. Sariling lugar lang ho nila, pinayaman nila, pinaunlad nila. Dahil iniisip nila, hindi naman habang buhay sila magiging presidente, siguraduhin na natin yung atin. Ha? Tignan nyo ha. O. Ibang-iba ho sa ibang naging presidente na pang buong Pilipinas yung ginagawang project. O. Kanino ba ibinigay yung lahat ng mga project? Di ba kay Bongo? O kanino nilapat? Doon ba sa ano? Sa Luzon? Hindi. Sa Mindanao lahat. Sa Davao City lahat. O, ilang bilyon. Di ba? Hindi yan natin ma... Hindi ko sinasabing sinisiraan natin. Tignan nyo sa COA, tignan nyo sa ano. Tignan natin kung sinong sinungaling sa atin, sino nagsasalita sa atin dito ng katotohanan. Mga ano kayo, palibasa mga bingi, bulag, mga tanga. Yan lang ang masasabi ko sa ibang Pilipino. Yung iba dyan, kahit alam na nilang gumagawa na ng katiwalian, bobo, tanga, siraulo, gago. Yan ang masasabi ko sa ibang Pilipino. Mga buwisit, mga demonyo din kayo. Ha? Mga walang utak. Nakikita niyo na gumagawa na ng kademonyohan, yung ano na, kakampihan niyo pa rin.
Ako, dati kong niidolo yung mga yan, pero dahil nakita ko, nagpakatotoo ako sa sarili ko, sabay inom ng Sprite. Ha? Ang pinag-uusapan natin dito, kapakanan ng buong bansa. Ha? Ito si Sara Duterte, hindi makakapagsalita, pasumpain mo sa harap ng Diyos yan. Ay sabagay, kaya niya magsinungaling. Kasi nga, nalimutan ko nga pala, wala nga, hindi nga pala to. Yung China kasi, hindi kumikilala ng Diyos yan. Hindi kumikilala ng, at saka hindi sila ano sa Kristiyano. Oo. Kasi mga MPA nga itong mga to. Hindi to naniniwalang may Diyos. Ay, tingnan mo yung pagmumuka. Ha? Mukhang mga Hudyo. Ha? Pero ito lang ang masasabi ko, mga kababayan. Ha? Ito lang ang masasabi ko. Dito kay Sara. Tandaan mo to, Sara. Ha? You know, Sara, this is all I can say. No matter what you do, the time will come and your evil deeds will end. Well, hindi naman habang buhay magagawa mo yan eh. Tandaan mo, unang-una, may hangganan ang buhay ng tao. Pangalawa, hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng kapwa mo. Anong kapwa mo? Kapwa mo demonyo. Ha? Eh, hindi naman ito susunduin ng ano eh, anghel eh. Ano ito rala, susundo dito kay Sara, yung kapwa niya demonyo. Diba? Pangatlo, hindi mo alam kung kailan magka-crash yung aeroplanong sasakyan mo. Pwede kang kunin ng kapwa mo demonyo sa pamamagitan ng pagtulog mo. O hindi naman kaya, mabilaukan ka sa kinakain mo. May karma lahat yan, Sara. Maniwala ka sa akin. Ang karma, hindi naman yan agad tumatalab eh. Isang araw, baka magulat ka na lang, mga anak mo. Bigla na lang magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Ha? Pwede rin ikaw mismo magkaroon ng sakit. Asawa mo. Ha? Kasi yung karma, ano yan eh. Hindi ko sinasabi dito, ha? Sinasabi ko lang sa inyo katotohanan. Minsan kasi, yung karma, doon yan tumatalab, doon pinapakita ng Diyos yan sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo. Hindi sa'yo, para mamulat ka sa katotohanan, Sara. Ha? Tama na, Sara, yung pagnanakot, panloloko, please lang. Maawa ka sa taong bayan, tigilan mo na yung panloloko ninyo. Ha? Sagad na sa kasamaan yung pagkatao ninyo, Sara. Ha? Sagad na. Kaya mga kababayan, magkaisa ho tayo. Unang-una, wag na ho natin hayaan na magkaroon pa po ng smart magic. Dahil yan na naman pong gagamitin nila, Sara, para humanalo sila. Katulad doon ng ginawa nila itong nakaraan lamang na eleksyon. Naiisang IP address lang. Kumbaga, binayaran nila yung smart magic para kontrolin ang lahat, para automatic talaga mananalo sila. Pangalawa, huwag na ho natin hayaan na may mga demonyo pa, mga magnanakaw, mga sinungaling. Ha? Biro mo ha, pag nagsalita sila, pag kami nasa posisyon, tatanggalin namin ang korupsyon. Pero kami na lang ang magnanakaw. Tatanggalin na namin yung mga korup dyan. Kami na lang ang maiiwan. Ganun ang dating eh. Diba? Kung talagang gusto nyo, Sara, na mawala ang korupsyon dito sa Pilipinas, magsialis na kayo. Yan lang ang totoo. Hanggat nandiyan kayo, hindi matitigil. Ang sa panahon pala ng tatay mo, ilan sa mga tauhan mo, at tauhan ninyo, tauhan ng tatay mo, ang intinalaga niya, na halos lahat na involved sa katiwalian. Nakipaghatian yung tatay mo sa mga nakulimbat nila. Kaya ang katotohanan. Ha? At sana matauhan ka, Sara. Sa susunod, huwag kang gagawa ng isang speech na alam mo na kayang salungatin ng lahat. Tandaan mo, Sara. Baka nakalimutan mo, pag may kabutihan, may kasamaan. Pag may kasamaan, may kabutihan. Ha? Salamat po. Magpasalamat po tayo. Doon kay Mendoza. Oh. Hanggang ngayon ho, hindi po makalunok si Sara.
Hindi ho makakilos dahil napahiya ho siya dun sa sinabi ni Mendoza. Ha? Ang totoong gusto ng kapayapaan, ha? Kumukontra sa katiwalian. Yan, Sara, ang tandaan mo. Ang taong gusto ng kapayapaan, kumukontra sa mga mahilig manghingi ng confidential pants pero nilalagay lang pala, ha? Sa bulsa ng kanyang pants. Ha? Sabagay, di mo malalagay yun sa ano mo eh. Sa bulsa lahat eh. Ay, di ilalagay doon sa ibang pants. Hindi rin pwede, masyadong marami. Ay, doon, ilagay mo na doon sa lalagyan ninyo, sa bahay ninyo. Diba? Ay, di nila pwede ilagay sa mga bangko, dahil mahalata sila. O baka ipapangalan na lang sa ibang tao. Ganun naman yung mga style ng mga to eh. O, magnegosyo ka. O, akin yan ha. Ikaw lang ang pupurot yan. O, para isipin nila, kaya kami perang gano'n, dahil may negosyo ka. O, pero ang totoo, kay Sara yan. Style ng tatay ngayon eh. O, lahat na nakulimbat ni Bongo, may kahati si Digong. O, kaya ngayon, happy-happy sila eh. Ikaw ba naman, kahit pa ilang taon, hindi mauubos ni Duterte yung ano niya. Hindi mauubos ni Duterte, trillion? Yung ninakaw nila, 1.4 trillion? Ako, kahit pa 10 taon, kahit pa sabihin natin 100 taon, di mauubos ni Duterte yan. O, sabagay, hindi naman naaabot na ng 1 taon si Duterte. Ha? Maraming nagdadasal. Sana 1 taon na lang, wala na. Kainin na ng ano niya si Duterte. Para marami na naghihintay sa kanyang kapwa niya, demonyo doon sa imperno. Ha? Magdudusa yan doon, talagang iiyak yan doon si Duterte. Sisingilin ng Diyos ang lahat ng mga kademonyo niya, kasama si Kibuloy. O, biro mo ha. Hindi na tayo magtataka kung bakit ugod ng sinungaling niya si Duterte. Eh, sino ba naman best friend niya? Sino ba naman yung kanyang advisor? Di ba? Yung mapagpanggap na Diyos. Mapagpanggap na si Kristo. O, siya daw si Kristo. Kaya hindi nakataka-taka. O, biro mo, mga kaibigan ni Duterte ha. Puro mga, ano, kurat. O, si Arroyo. Di ba? Gustong-gusto niya ng mga ganong kaibigan eh. Yung mga may karanasan sa pagiging, ano, magnanakaw. Yung mga magnanakaw, pinalaya niya lahat. Kasi, best friend niya eh. Ganon sila. O, diba? O. Buti pa nga si Noynoy noon eh. Pinakulong niya yung mga magnanakaw. Eto naman, kabaliktaran. Diba? Kiraulo talaga to si Duterte. Bagay, balita ko, inuud na yung puwet niyan eh. Ha? Hindi, sabihin ko sa'yo Duterte, hindi mo masusuhulan ang Diyos sa mga perang ninakaw mo para mapunta ka sa langit. At lalong hindi ka maliligtas niyan ni Kibuloy. Ha? Dahil unang-una yan na mapupunta dun sa imperno. Sa totoo lang. O, kasi sinasabi niya, yung iglesia lang daw niya yung reliyon lang niya yung totoo dahil yung lahat daw ng tao sa mundo pag hindi dumaan sa kanya, hindi maliligtas. O, mga iglesia ni Kristo, peki pala yan sa inyo eh. Ito yung totoo pala eh, o, Kibuloy, anong masasabi nyo? Kasi sabi niya, hindi ko sinasabing mali ang iglesia ni Kristo. Gusto ko lang sabihin sa iglesia ni Kristo na mayroon pala totoo, itong si Kibuloy. O, ibig sabihin, hindi pala totoo yan sa inyo. O, mga Katoliko, hindi pala totoo yan sa inyo. Kasi na kay Kibuloy pala yung advisor ni, ano, oh, ni Duterte, nandun doon pala yung totoong reliyon. Pag hindi tayo dumaan doon, hindi doon tayo maliligtas. Oh, mga born again, yari kayo, hindi kayo maliligtas. Oh, paano ba yan? Oh, daan muna tayo doon kay Kibuloy, sapakin natin. Baka yung tsura nito, di ba? Nako, hindi nakataka-taka. Dahil ang spiritual advisor nito nila Sara, ha? Yung Kibuloy na yan na mapagpanggap na Kristo. Parehong galit sila. Puro-puro yan, mga hindi na makakapunta ng Amerika. Kaya tayong lahat dito sa Pilipinas, hinahatak na nila tayo para dun sa China. Nandadamay pa itong mga buisit na to. Ha? Mga China na walang ginawang maganda sa mundo. Pupunta dito sa ating bansa, nagiging taguan ng mga kriminal. Nagiging baksakan ng mga droga na kung saan doon tinatambak lahat sa Davao na kung saan na tumatanggap itong drug lord ng Pilipinas na walang iba kundi si Paolo Duterte. Eh, tahimik na tahimik si Paolo Duterte kasi mayor siya ngayon. Ano na naman kaya diskarte ng visit na yon? Araw-araw siguro na naman nagnanakaw yun.
Itsura pa lang eh. Yung si Paolo Duterte, mukhang puwit ng demonyo. Eh, si Rodrigo Rewa Duterte, yung ilong, mukhang ilong ng demonyo. Di ba? Ay, nako. Mga kababayan, salamat na lang sa Diyos sapagkat darating po ang panahon na ilalantad din po ng Diyos ang lahat ng kagaguhan, kahayupan, kadimonyohan ng pamilyang ito. Lalo na ito ni si Sara Duterte. Tingnan nyo, isang araw, ilalantas, hindi po tayo pwedeng magkamali dito. Ha? Dahil ang pinaglalaban ho natin ang katotohanan lamang. Ha? Katotohanan lamang. Yung mga natatanggap nito ni Sara sa akin ng mga salit, kulang pa yan sa mga katratadoan na ginagawa mo sa taong bayan. Dapat nga sa inyo binabaril eh. Dapat nga sa inyo binibitay. Tingnan sa Amerika, dahil napakahigpit nila at yung mga tao doon, hindi konsentidor. Hindi nagkakaroon ng napakaraming korupsyon doon. Kung meron man, mabibilang mo sa daliri. Dahil maigting nilang pinagbabawal talaga na magkaroon ng korupsyon para maging maunlad yung kanilang bayan. Oh. Kaya nga hinahamon ko yung lahat ng mga mambabatas dyan eh. Lahat ng congressman, lahat ng mga senator, gumawa kayo ng batas na magkaroon ng inventory kada buwan para malaman kung talagang saan napupunta yung mga pera ng taong bayan. At kung totoo, magtayo kayo ng isang departamento na talagang tutuligsa o talagang mag-iimbestiga. Kung talagang totoo ba yung mga resibo na pinapakita ng mga korap na politiko na dyan, mabibilib ang mga tao sa inyo. Sa pamamagitan niyan, mawawala talaga yung korupsyon. Ha? O, tapos gumawa pa kayo ng isang batas na pag napatunayan na nagkaroon ng pangungurap, pagnanakaw yung politiko, kailanman hindi na siya pwedeng tumakbo o magkaroon man ng posisyon na kahit anong posisyon dito sa ating bansa para madala. Diba? Yung dalawang bagay na yun, ayaw nila gawan ng batas yun eh. Yung nga pinagtatakahan ko eh. Ang hilig nilang gumawa ng kahit anong batas, kahit tatarantaduhan na nabatas. Pero yan yung mas pinakakailangan, ayaw nila. Ewan ko ba, siguro, kaya nga sabi ko nga eh, 99% ng mga politiko dito sa ating bansa magnanakaw. Diba? Kaya mga kababayan, salamat po. At huwag ko kayo magpadala dun sa sinasabi ni Sara. Sinungaling yan. Sinungaling yan. Lumaki yan na sinungaling manang-mana sa tatay niya. Ha? Nag-aral yan ng pagkaabugado, gagamitin lang niya yan sa panluloko. Ha? Tandaan nyo ha, huwag nyong kalilimutan na yung ating Vice President ay MPA. Alam niya yan! Ha? Alam niya yan! Lantaran sasabihin ko sa Sara, MPA ka. Ha? Pati tatay mo. Ha? Sinungaling ka pag sinabi mong hindi ka MPA, kang hayop ka. Huwag kang ano dyan, napakasinungaling mo. Ha? Tapos niyo magsisigaw-sigaw doon, tinaas pa nga ng tatay mo yung kampanya ng mga MPA. Yung tatay mo kasi mukhang abnormal yan. Puro sasabihin lang, biro-biro. Pati yung kay Bantag, sasabihin niya, ay, nag-usap kami, susuko na ba tayo? Hindi, abnormal. Diba? Kala mo kung sino ka, malapit ka na naman, yung kaartihan mo, digaw, hindi mo na magagawa yan doon sa imperno pag nandun ka ng hayop ka. Ha? At sigurado, mararamdaman mo simula nung naging mayor ka na marami kang pinapatay, pagdudusahan mo yan, tandaan mo yan, digong. Katulad na katulad ka ni Saddam pag nandun ka na sa impyerno. Ha? Na hanggang ngayon nagdurusa, hayop ka. Pagdudusahan mo yan, napakarami mong inutang na buhay. Kaya huwag kang pasikat, huwag kang Duterte, ha? Hanggang ngayon, ang dami mong iniwan dito sa Pilipinas na kasinungalingan. Droga, mawawala? Paano mawawala? Eh, nandiyan pa yung anak mong drug lord. Ano? Eh, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At yun po sa ating mga bagong mga subscribers, salamat po sa inyong lahat. Naway lagi po namin kayo makakasama dito sa ating programa. At naway makihisa po kayo sa ating pinaglalaban dito na tayo po ay sama-sama na makipaglaban-laban po sa mga sinungaling, mga magnanakaw, mapagpanggap na mga Pilipinong politiko na sarili lamang nila ang kanilang iniisip. At sana po doon sa ating mga subscribers, huwag nyo pong i-skip ang mga ads na mapapanood nyo po ang programang ito
nang sa gayon po ay makatulong po kayo sa inyong lingkod. Alam nyo naman na mayroon po tayong mga anak. At alam nyo naman po dahil po sa tayo po ay talagang totoong nagsasalita dito laban sa mga korap na politiko, sa pamamagitan huning nyo tayo po ay makakapagpatuloy. Alam nyo naman po na inyong lingkod, hindi po tulad ng ibang mga komentarista dyan na nangingimi magsalita. Ha? Dahil sila ay natatakot. Tayo po, hindi po tayo takot, nag-iingat lang po tayo, kaya po tayo ay hindi lumalabas. So, sabihin ko lang po sa direktang pagkasalita, kailangan ko po ng inyong tulong pinansyal para po tayo kay papaano ay may pambayad ho na may panggastos sa pang-araw-araw. At dun po sa mga kababayan natin ano, na nagbibigay ho ng thanks, sobrang-sobrang maraming salamat po sa inyo at sana po pagpalain pa po kayo ng may kapal. At ingatan po ng Diyos ang inyong mga pamilya at sana po doon sa ating mga kababayan sa abroad, sana po ay makatulong din po kayo dito sa ating programa. Muli po, sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagbabahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.